Ito ang himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Radyo TV. Radyo TV. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ng Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Nais po naming ibahagi ang pinakadakilang kwento ng pagmamahal ng Diyos. Ito ang huling kabanata ng Ang Buhay ni Jesus at kagalakan namin na kayo ay mapagpala sa special drama na ito na hatid sa inyo ng TWR Philippines. Pakinggan natin ang kasaysayan ni Jesus. Ito ay mula sa pinakamagandang aklat, ang Biblia. Makikita natin sa pagsasadalang ito ang malaking impluwensya ng kanyang buhay sa mga tao, sapagkat ang kanyang mga sinasabi ay may kapangyarihan, layunin at kahulugan. Sinabi ni Jesus na siya ang Diyos na manlilikha, nagpapatawad at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga tagasunod. Ipinakita rin niya ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan, sakit at kamatayan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang pinakadakilang simbolo at pangako ng pag-asa. Naging kahanga-hanga ang karpinterong ito mula sa Palestina dahil sa kanyang mga ginawa at itinuro sa mga tao. Ang simula ng kasaysayan ito ang lalong nagpaganda dito. Ito'y nagsimula sa isang sabsaban malayo sa bahay ng mayayaman. Ngunit sa kabila nito, ang epekto ng kanyang buhay ay nadarama pa rin natin hanggang ngayon. 2,000 taon na ang nakararaan. Nang gabing iyon, nagpunta si Jesus sa bundok ng Olibo upang manalangin kasama ang mga alagad. Pahiwalay sa daan, pumasok sila sa isang hardin. Doon ay may malaking batong pisaan ng olibo upang makakuha ng langis. Kaya tinawag itong Gethsemane, ibig sabihin pisaan ng langis. Guro, manalangin kayo ng di matukso. Alam ni Jesus na malapit na ang oras ng pagtataksil at pagpatay sa kanya, kaya lumayo siya ng bahagya sa mga alagad at saka nanalangin. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may, di ang nais ko kundi ang kalooban mo ang mangyari. Sa labis na pagdadalamhati, ang kanyang pawis ay pumatak sa lupa na parang dugo. Isang anghel mula sa langit ang bumaba upang palakasin ang kanyang loob. Pagtayo niya ay nakita niyang natutulog ang kanyang mga alagad. Bakit kayo natutulog? Bangon. Manalangin kayo nang di kayo matukso. Siyang pagdating ng isang grupo ng mga pari at ng mga gwardiya sa pangunguna ni Judas. Lumapit ang taksil na alagad upang halikan siya. Judas, salit mo ba ipinagkakanulo ang anak ng tao? Inilabas ng mga alagad ang itinatago nilang tabak. Panginoon, lalaban ba kami? Dakpin siya! Ipinagtanggol ni Pedro si Jesus at naputol niya ang tainga ng alipin ng punong pari. Tama! Tama na ito! Mainaong hinawakan ni Jesus ang tainga ng alipin at pinagaling ito. Himala! Ako ba'y tulisan at naparito kayo may mga tabak at pamalo? Ako'y kasama niyo araw-araw sa templo pero di niyo ako tinakip. Ngunit oras niyo ito habang ang kadiliman ang naghahari. Dakpin siya! Pinaligiran ng mga sundalo si Jesus at iginapos ang kamay. Ang mga alagad naman ay nagsitakas. Dinala ng mga sundalo si Jesus kay Caiaphas, ang pinakapunong pari.
Bantayan siya. Si Pedro naman ay sumusunod sa di kalayuan. Pinagtawanan ng mga gwardiya si Jesus. May isang sigado at nakiupo si Pedro nang may makakilala sa kanya. Kasama siya ni Jesus. Babae, hindi ko siya kilala. Nakita ko sila. Piniringan ng mga gwardiya si Jesus at saka binugpo. Sinong pumalo sa'yo? Hulaan mo! Hulaan mo! Ang papalo pa sa'yo! Hulaan mo! Ang mangyayari! Ililigtas mo ba kami, kamahalan? Ha? Ililigtas mo ba kami? Di nagtagal, habang palakad-lakad si Pedro, may nakakilala ulit sa kanya. Isa ka rin sa kanila. Nagkakamali ka. Habang dinadala si Jesus, may lalaking lumapit kay Pedro. Natitiyak kong ang taong ito'y kasama ni Jesus pagkat siya'y taga Galilea. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lumingon si Jesus kay Pedro at naalala nito ang sinabi ni Jesus sa kanya. Tandaan mo, Pedro, bago tumilaw kang manok sa araw na ito, tatlong beses mo akong ipagkakaila. Tumatangis na umalis doon si Pedro. Samantala, ang mga pinuno ng relihiyon ay nagpulong. Inutusan nila ang isang opisyal na dalhin si Jesus sa kanila. Ang abanyong lingkod! Tigil! Intun nyo yan. Dalhin nyo siya sa mga pinuno. Lakad! Sinimulang tanungin ng mga pinuno si Jesus. Sabihin mo, ikaw ba ang Mesiyas? Sabihin ko man, di kayo maniniwala. At kung magtanong naman ako, di niyo ako sasagutin. At mula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kataas-taasang Diyos. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Sinabi mo ako nga. Sinong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang sabihin yan? Sino? Narinig natin ang kanyang mga sinabi, hindi ba? May sala. Dadalhin namin siya kay Pilato. O sige, dalhin siya. Maaga pa'y pinagtutulakan na ng ilang gwardiya ng templo si Jesus papunta sa bahay ni Pilato, ang Romanong gobernador ng Judea. Lakad! Si Pilato ay kilala sa pagpapako ng 1,000 tao sa krus at hindi niya mahal ang mga Hudyo. Anong kailangan ninyo sa ganitong oras ng umaga? Nahuli po namin siya, nililinlang ang mga tao. Nanggulo po siya sa palengke sa templo. Ano ang magiging hagol sa kanya? Parusahan siya! Parusahan! Parusahan! Parusahan siya! Walang gaanong interes ang mga pinunong Romano sa relihiyon ng mga Hudyo basta't nananatiling payapa ang lungsod. Wala akong nakikitang dahilan para hatulan ng taong ito. Nagkasala siya. Sabi niya huwag magbayad ng buwis kay Cesar. Nagpapanggap siyang Mesiyas, isang hari. Natigilan si Pilato. Ito ay maaaring paglaban sa pamahalaan at banta sa kanyang posisyon. Hari? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sinabi mo nga ko nga. Siya'y nagsimula sa Galilea at ngayon naparito. Sa Galilea? Siya ba'y taga Galilea? Kung ganun ay, bahala si Herodes sa kanya. Narito pa siya sa Jerusalem, hindi ba? Dalhin siya kay Herodes. Opo, kamahalan. Minsan pang pinagtulakan si Jesus sa mga daan ng Jerusalem, papunta sa palasyo ni Herodes. Sino ka ba talaga? Sino ang iyong mga alagad? Sabi ng marami, gumagawa ka ng mga himala. Maghimala ka nga. Hindi kumibo si Jesus, kaya't hindi na nakapagpigil ang mga pinuno ng relihiyon. Panginoon ko, nagsisinungaling siya sa mga tao. Siya daw ang hari. Ang taong ito, hari?
Ininsulto ni Herodes si Jesus. Palibak siyang sinutan ito ng pulang balabal. Narito ang kasuotan ng hari! Kamahalan. Saktan siya mabuti. Ibalik siya kay Pilato. Probinsya niya ito. Marami ng tao ang nagkakatipon ng ibalik ng gwardiya at ng mga pinuno ng relihiyon si Jesus kay Pilato. Nakatayo doon ang mga opisyal ng militar, mga nagdiriwang ng Paskwa, at marami pang iba. Ngunit ayaw hatulan ni Pilato si Jesus. Walang sala ang taong ito upang mamatay. Kaya't ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain ko. Kailangang magpalaya ka ng isang bilanggo ngayong pista. Naging kaugalian na ng mga Romano na magpalaya ng isang bilanggo tuwing Paskuan. Palayain si Barabas. Ibigay niyo sa amin si Barabas. Patayin ang taong ito. Si Barabas. Tama, si Barabas ka. Barabas. Patayin si Jesus! Patayin si Jesus! Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Ikaw, hagupitin siya. Ngunit ang paghagupit ng mga gwardiya kay Jesus ay hindi man lamang nakapagbigay kasiyahan sa mga tao. Ano pang hinihintay mo, Pilato? Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Oo! Ipako siya sa krus! Naroon din ang ilang tagasunod ni Jesus, ngunit hindi sila halos marinig sa dami ng mga tao. Bakit niyo siya pinarurusahan? Siya ay si Jesus! Iwan niyo siya! Siya ang Mesyas! Wala siyang kasalanan! Itindig siya! Sa takot ni Pilato na magkagulo, pumayag siyang ipako si Jesus sa krus. Dahil sa mga tao, pinalaya ni Pilato si Barabas at inuutos niyang ipako si Jesus sa krus. Ngunit sinabi niya, "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito." Naghanda na ang mga sundalong Romano para gawin ang inuutos sa kanila. Ililigtas mo ba kami, kamahalan? Ha? Ililigtas mo ba kami? Tapusin na natin to. Opo, kamahalan. Pagkatapos siyang parusahang muli, sinuotan nila si Jesus ng damit at saka ipinasan sa kanya ang isang malaking kahoy. Pagkatapos ay patulak nila itong pinalabas ng lungsod. Lakad! Layo! Tabi! Layo! Lumayo kayo! Bago mag-alas 9 ng umaga, palabas na sila ng Jerusalem papunta sa isang lugar na kung tawagin ay Golgotha o lugar ng mga bungo. Alis! Halos patay na siya! Layo! Masyado siyang pinahirapan! Layo! Sinabi lang tayo! Nadapa si Jesus sa sobrang pagod. Nakapasan pa rin sa kanya ang mabigat na kahoy. Upang makapagpatuloy, pumanap sila na maaaring pumasan ng kahoy para kay Jesus. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Simon na taga Sirene. Halika rito. Putulin ang lubid. Ikaw, pasanin mo ito. Lakad na! Tabi! Tabi! Lumiyo kayo! Lumiyo! Paraanin niyo siya! Huwag umarang! Tabi! Habang itinatali kay Simon ang kahoy, ilang kababaihan ang lumapit kay Jesus. Nananangis kami para sa inyo, Panginoon. Nananangis. Inumin niyo ito. Uminom po kayo. Mga babae ng Jerusalem, huwag niyo kong iyakan. Ngunit iyakan niyo ang inyong sarili't mga anak. Kung ito'y nangyari ng sariwa pa ang puno, ano pa kaya kung tuyo na ito? Tulungan ka nawa ng Diyos. Ipapanalangin ka namin. Nakarating sila sa Golgotha. Nagsimula na ang mahirap na gawain. Hinubaran na si Jesus at ang dalawang kriminal na kasama niya. Ipinahalang sa poste ang kanyang dalang kahoy upang makagawa ng krus. Doon siya ipinako. Ipinako rin ang kanyang mga paa. Hawakan niyo ito! Kalasin ang lubid!
Ibaw ng tulos! Nang maipaho na ang tatlo sa krus, may inilagay ang mga sundalo sa ulunan ni Jesus. Ganito ang nakasulat, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Pagkatapos ay hinintay nilang mamatay ang mga nakapako sa krus. Tinagtagal ay nagsalita si Jesus. Patawarin mo sila, Ama, pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Naroon din at nanonood ang mga pinuno ng relihiyon na nagparusa kay Jesus. Nagligtas siya ng iba? Iligtas naman niya ang kanyang sarili! Kung ikaw ang Mesiyas, bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili! Maghimala ka ngayon! Hindi pwedeng umalis sa mga bantay, kaya nagsugal sila para malaman kung kanino mapupunta ang damit ni Jesus. Hindi pangkaraniwan ang kasuotang ito. Aka na yan! Huwag niyong punitin! Sayang eh! Aka na! Pagsugal na lang natin ito! Aka na! Sige! Pisa natin! Sige! Maswerte, jablo ka! Anong gagawin mo? Idinikit ng isang sundalo sa bibig ni Jesus ang isang espongha ang may maasim na alak. Iligtas mo ang iyong sarili kung hari ka nga ng mga Hudyo. Tinanggihan ni Jesus ang alak. Nagsalita ang kasama niyang nakapako sa krus. Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili at pati kami. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tumanggap siya ng hatol tulad mo. Ngunit wala siyang kasalanan. Alalahanin mo ko, Jesus, kapag ikaw ay nagkahari na. Pangako. Ngayon din isasama kita sa paraiso. Lumipas ang mga oras. Biglang nagdilim sa lugar na yon. Sa di kalayuan, sa templo ay may lugar na kung tawagin ay Dakong Kapanalpanalan. Doon pumapasok ang punong pare minsan isang taon upang ihingi ng tawad ang mga tao. Ang makapal na kurtina na naghihiwalay sa pare at sa presensya ng Diyos ay nahati sa gitna mula sa itaas pababa. Ama, nasa mga kamay mo ang aking espiritu. Nakita ng matapang na kapitan ng sundalo kung paanong namatay si Jesus. Purihin ang Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sinaksak ng sibat ng mga sundalo ang tagiliran ni Jesus. Umagos ang tubig at dugo, katunayan na siya ay patay na. Minsan, pinababayaan nila ang patay na magdamag, ngunit hindi ng araw na iyon. Si Jose na taga Arimatea, isang pinuno ng relihiyon na hindi kasang-ayon sa pagpatay kay Jesus, ay humingi ng pahintulot kay Pilato upang mailibing ang bangkay ni Jesus. Pumayag naman si Pilato. Ibinalot ni Jose sa puting tela ang bangkay at inihiga sa isang bagong libingan. Pagkatapos ay tinakpan nila ito ng malaking bato. Nang paalis na sila, nakita nila ang ilang mga babaeng sumusunod kay Jesus nang siya'y buhay pa. Nakita rin ng mga ito ang pagkamatay ni Jesus. Patawarin niyo kami. Gusto lang namin sundan ang katawan ng Panginoon. Maaari, pero halina kayo. Malapit na ang Sabat. Nang malaman na nila ang pinaglibingan, bumalik na sila sa lungsod upang maghanda ng mga pabango at tela. Ayon sa kaugalian, ito ang gagamitin sa pagbabalot ng bangkay ni Jesus. Kinalingguhan, maaga pa ay nagmamadali nang nagpunta sa libingan ang mga babae. Ang problema nila ay kung paanong maigugulong ang malaking bato. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang naigulong na ito at nawawala ang bangkay ni Jesus. Ang naiwan na lang ay mga telang nakabalot sa kanya. Biglang lumitaw ang dalawang lalaking nagniningning ang kasuutan. Ganoon na lang ang takot nila. Ngunit sinabi ng mga anghel, "Bakit niyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tandaan ninyo ang sinabi niya sa inyo sa Galilea, ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga makasalanan, ipapako sa krus at muling mabubuhay sa ikatlong araw." Naalala ng mga babae ang mga sinasabi ni Jesus sa bundok at sa mga daan. "Huwag niyo ipagsabi ito. Ang anak ng tao ay dapat maghirap. Ipapapatay siya.
Ngunit sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na maguli. Naunawa nila ito, kaya't umuwi na sila at hinanap ang mga alagad. Makinig kayo! Gumulong ang bato! Pumasok kami! At ang katawan ng Panginoon, wala na. Ano? Wala na ang katawan ng Panginoon? At nakita namin doon, mga anghel nagliningning. Parang araw. Sabi nila, bakit hinahanap niyo ang buhay sa mga patay? Totoo ito. Maniwala kayo. Totoo ito. Nakita namin sila. Tignan ninyo. Walang laman ang libingan. Wala na ang Panginoon. Pedro, maniwala ka sa amin. Tumakbo si Pedro sa libingan. At nang hapong iyon, dalawang lalaki ang nagpatotoo sa kanila. Totoong nabuhay nga ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Di namin siya nakilala. Ni Sadan. Nang pirasuhin niya ang tinapay, nakilala namin siya. Sa Emmaus? Katakataka magtungo siya doon. Sumayin niyo ang kapayapaan. Biglang tumayo sa gitna nila si Jesus, bagamat walang pintong bumukas o sumaraman lamang. Panginoon! Bakit kayo malungkot? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan niyo ang mga kamay at mga bako. Ako nga ito. Hawakan niyo. Lumapit pa si Jesus sa kanila upang lalo nilang makita ang bakas ng pako sa kanyang kamay at paa. Binigyan din siya ng isda at kinain niya ito. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Ito ang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Na ang lahat ng nasulat patungkol sa akin sa aklat ni Moises na mga propeta at na mga salmo ay kailangan matupad. Nasusulat ito. Ang Mesiyas ay dapat magdusa at mabubuhay sa ikatlong araw. At sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Simula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ko. Susuguin ko sa inyo ang pinangako ng aking ama. Kaya maghintay kayo doon. Hanggang kayo'y malukuban ng kapangyarihan. Marami pang ulit na nagpakita si Jesus sa mga alagad. At nang minsan ay sa may 500 tao. Pagkalipas ng 40 araw, isinama ni Jesus ang mga alagad sa hardin sa bundok ng Olibo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, Pagpalain kayo ng Diyos at ingatan kayo. Naibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya nga humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Matapos magsalita si Jesus, siya ay natakpan ng ulap at umakyat sa langit. Simula sa kanyang kapanganakan hanggang sa pag-akyat sa langit, kakaiba talaga ang buhay ni Jesus. May layunin ang pagparito niya. Isinugo siya ng Diyos upang magdala ng pag-asa at pagbabago sa mga tao. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos upang magpagaling ng may sakit, magpalayas ng mga demonyo at pumayapa ng bagyo. Sa pamamagitan ng mga himalang ito, pinatunayan ni Jesus kung sino siya, ang Anak ng Diyos. Nilinaw ni Jesus na sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at pananalig na Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ipinaliwanag niyang kailangan siyang mamatay sa krus upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Ngunit muling mabubuhay siya pagkalipas ng 3 araw. Ginawa niya ito bilang patunay na siya ay Diyos. Sinabi niya, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.
ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya'y mamatay. Gusto ni Jesus na patawarin ka at bigyan ng pag-ibig at kapayapaan. Gusto niyang bigyan ka ng mas mabuting buhay. Isang buhay na kasiyasiya, may layunin at kahulugan. Gumamit pa siya ng isang paglalarawan. Naririto, nakatayo ako sa pintuan at tumutugtog. Kung sino man ang tirinig sa aking tinig at magbubukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Ngunit upang maranasan mo ang pag-ibig niya at pagpapatawad, kailangang tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at manalig sa kanya na nagbayad ng iyong kasalanan. Sinabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigat ng lubha, at kayo'y pagpapahingay ko. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Kung gusto mong humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, maaari kang manalangin at papasok si Jesus sa buhay mo. Maaari mong tularan ang panalangin ito. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat po dahil binayaran mo ang aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang pinto ng aking buhay at tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Baguhin mo po ako ayon sa gusto mo. Amen. Kung gusto mong tanggapin si Jesus, uulitin ko ang panalangin at sumunod ka sa akin. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat po dahil binayaran mo ang aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang pinto ng aking buhay at tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Baguhin mo po ako ayon sa gusto mo. Amen. Kung naging bukal sa loob mo ang panalangin ito, nasa iyo na si Jesus at nakatitiyak ka ng pinatawad ka niya at mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Manalangin ka araw-araw, magbasa ka ng Biblia, sundin mo ang mga utos ng Diyos at makisama sa mga taong nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Lagi mong tandaan ang pangako niya. Hindi ko kayo iiwan ni papabayaan man. Narito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa buong serye ng Ang Buhay ni Jesus.